pinag-usapan natin last time ang tungkol sa water loss. Ngayon naman, pag-usapan natin ang balanse ng tubig sa katawan natin o yung tinatawag nating fluid balance. Dapat ang dami ng tubig na pumasok sa ating katawan o fluid intake ay pareho sa dami ng tubig na nawala sa katawan natin o fluid output. Euvolemia ang medical term na ginagamit kung balanse ang tubig sa katawan ng tao. Kung hindi balanse ang tubig sa katawan natin, of course, magkakaroon ng problema sa katawan natin. Meron tayong tinatawag na hypervolemia at hypovolemia. Kapag sinabi nating hypervolemia, sumobra ang tubig sa dugo ng isang tao. Opposite naman yan sa hypovolemia. Kapag sinabi nating hypovolemia, masyado namang konti ang tubig sa dugo. Ang central venous pressure o CVP ang isa sa mga paraan para malaman kung hypervolemic ba o hypovolemic ang isang tao. Para masukat natin ang central venous pressure, kinakailangan na malagyan ng central venous catheter ang isang tao. Ang central venous catheter ay madalas naming tinatawag na central line. Ang central line ay pinapasok sa malaking ugat o vein ng pasyente. Isa sa mga ugat na ito ay ang internal jugular vein. Kung nasa malaking ugat na ang central line, pwede na ito matouch sa central venous pressure monitoring. Katulad nitong picture, makikita natin ang CVP sa cardiac monitor. Ang normal CVP ay nasa 8 to 12 millimeters of mercury. Kung ang CVP ng isang tao ay mas mababa sa 8 millimeters of mercury, ibig sabihin hypovolemic siya. At kung ang CVP naman ay mas mataas sa 12 millimeters of mercury, hypervolemic siya.